showbiz. Tapos na ang mahabang paghihintay ng kanilang fans sa pagbabalik ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kahapon nga ay inilabas ng ABS-CBN Entertainment ang buong trailer ng kanilang paparating na teleserye, Too Good To Be True, kung saan inihayag din ang petsa ng pagpapalabas nito. Nakatakda itong mag-premiere sa May 16, 2022. Hindi pa inaanunsyo ang time slot nito. Ang huling bahagi ng buong trailer ay nag-anunsyo na. Ang Katniss series ay magkakaroon din ng advance airing sa streaming platform na Netflix. Dahil dito, ang Too Good To Be True ang unang Pinoy teleserye na unang mapapanood sa Netflix bago ang local na pagpapalabas nito sa TV. Bukod sa Netflix, available din ang advance premiere ng Too Good To Be True sa streaming platform ng ABS-CBN, ang iOne TFC. Hindi pa inaanunsyo kung ilang oras magiging available ang palabas sa parehong platform bago ang pagpapalabas nito sa TV. Ang buong trailer ng Too Good To Be True ay nagpapakita ng dynamics ng mga karakter ni na Catherine at Daniel, sina Ali at Eloy. Nag-cross ang landas ni Ali kay Eloy sa isang function ng hotel kung saan na-trigger ang kanyang allergic rhinitis kapag nabangga niya si Eloy. Nakita ni Ali sa TV na may nagaganap din pagnanakaw sa hotel at pinaghihinalaan niyang si Eloy ang nasa likod nito. Eloy actually heads a group of scam artists with a bit conscience. Kinukuha lang natin kung ano yung atraso, walang labis, walang kulang. Tila bahagi ito ng misyon ni Eloy na tuklasin ang katotohanan sa likod ng isang krimen na nagpakulong sa kanyang ama na si Romnick Sarmienta. Pagkatapos ay nakita niya ang isang matandang lalaki na si Ronaldo Valdez na namamahala sa mga dokumento ng kanyang ama. Nagkataon din na ang nurse ng matanda ay si Ali. Pagkatapos ay ginawa ni Eloy na mahulog si Ali sa kanya na napagtanto ni Ali na si Eloy ang magnanakaw sa hotel pagkatapos na muling matrigger ang kanyang mga allergy. Itinampok din ng Too Good To Be True sina Irma Adlawan, Jelly De Belen, Jillian Vicencio, Matt Evans, Boji Pascua, Smokey Manaloto at iba pa. Ang proyekto ay nagsisilbing 10th year celebration ng Katniel na ang unang proyekto ay Growing Up noong 2011. Ang huli nilang teleserye ay ang 2017 fantasy series na La Luna Sangre sa ilalim ng unit ng Star Creative. This time, Katniel is doing a teleserye under RGE Drama Unit. Pahayag naman ni Catherine, super pleasant surprise noong tumawag si Tita Cory Vidanes. Sabi lang niya, "Kat, can I call? Because I want na sa amin mo unang marinig." Hindi po naman ine-expect na yun ang sasabihin niya kaya super na-excite kami lalo. Eto, mas healthy and alam namin na kapag may eksena, hindi masyadong mamamadali and happy kami sa kalalabasan. I think, important naman talaga to give quality project. More importantly na nandito na sa Netflix. Ayaw naman natin din magpahuli. And we want to keep improving yung ABS, yung quality ng mabibigay nating project. Mas film style na yung show. Hindi lang siya basta. Dati yung mga serye natin, pick-pack lang, usap, dalawang camera, dalawang kinukuhanan, tapos next sequence na tayo. Ngayon, para tayong pelikula. May 3 shots para sa isang eksena na iba-iba yung angulo. Mas film yung feel nito. Film talaga yung pagkuha nitong serye ngayon. It's much better. Sakto siya sa Netflix dahil syempre kailangan natin lumebel sa kanila doon. Dagdag pa ni Daniel Padilla.